We need to remember, mga minamahal na mapatid, na ang pinakadakilang regalo ng langit para sa katauhan ng nagkasala ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas na si Jesus. John 1:36, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw ay binigyan ng regalo na hindi kayang tumbasan ng pera. Ikaw ay binigyan ng regalo na hindi kayang tumbasan ng anuman po mga makamundong bagay. Sapagkat ang regalo ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang kanyang buhay ay kanya pong ibinigay sa Kalbaryo ng Cross upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Mahal ka ng Panginoong Diyos. Ikaw man ay hindi nakakaramdam ng totoong pag-ibig sa loob ng tahanan mo. Ikaw man ay hindi nakakaramdam ng totoong pag-aalaga sa mga kaibigan mo, sa sino mang kakilala mo. Remember na ang Panginoong Diyos ay labis kang minamahal. Hindi ko po alam ano pong pinagdaraanan po ninyo sa inyong problema. The Lord Jesus ay inyo pong kasama sa araw-araw sapagkat sabi po ng Biblia, mahal ka niya po mga minamahal na mamatid. Ang Panginoong Diyos ay namatay sa Kalbaryo ng Cross para po sa atin. Ang Panginoong Diyos ay namatay sa ating mga makasalanan. Na bagamat tayo ay nagkakasala, meron pong buhay na walang hanggan na hinanda ang Panginoong Diyos para sa atin. Meron tayong greatest problem, ang kasalanan na nagbubunga ng kamatayan, but we have our greatest gift, our Lord Jesus Christ, mga minamahal ng mga kapatid. 23 ng Roma, lahat daw po tayo ay nagkasala at karapat dapat na tumanggap sa kamatayan. Yes, ang ating pong sanlibutan ay hindi na po kanais-nais ang mga pangyayari. Kaliwat ka ng gera at ating pong nababalitaan. Ngunit ang Panginoong Diyos ay muling babaguhin ang sanlibutan ito sapagkat ikaw, ako, ay nais niya manahan sa langit na bayan, mga minamahal na mga kapatid. Maraming nagtatanong po sa akin, nasaan ba ang Panginoong Diyos ngayon? Nasaan ba si Jesus Christ po ngayon? Yes, siya po'y nasa langit, but the Bible told us, in Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him and eat with him and he with me. Ang Panginoong Diyos ay kumakatok sa inyo pong mga pusong bagabag. Ang Panginoong Diyos ay kumakatok sa inyo pong puso na gugulumihan ng sa mga sandaling ito. Nais ng Panginoong Diyos at tulungan ka naman po ang iyong pinagdaraanan at sularanin sa iyong pong buhay. Ang inyo lamang pong kailangan gawin ay inyo pong imbitahan at papasokin ang ating tagapagligtas na si Jesus. Ang pinaka-essence ng Christmas ay hindi po ang aginaldo. Ang pinaka-essence ng Christmas ay hindi po ang regalo ng mga material na bagay. Meron pong buhay na walang hanggan na pinagkaloob ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa lahat ng mga nandito po ngayon sa Amadeo Public Market. Purihin ang Panginoong Diyos.